Must TV. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nag-crave kasi ako ng pinapaitan, kaya nag-decide ako na magluto ng pinapaitan today. And kumuha ako ng konting taba para gawing mantika at pagkatapos nilagay ko na yung bawang para igisa kasama ng piniritong taba. Ayan. Igisa lang natin siya kasama ng taba na ating pinagmantika. Ihalo lang natin ang ihalo para mawala yung lansa ng taba na ating pinagmantika. Nilagyan ko nga pala siya guys ng konting mantika para naman mas maprito ng husto ang taba. At nang maprito na lang husto yung taba ay akin lang sinunod ang maraming luya. Yan ang nagpapasarap sa ating pinapaitan. Alam kong alam nyo yan. And then pagkatapos nyan ay igisa lang natin siya ng igisa. Igisa lang natin ng igisa guys ang ating pinaghalong luya, bawang at yung taba ng baka para lalo siyang magmantika. At kung makikita nyo ay nag-brown na ang ating mga taba at lalo siyang nagkaroon ng sariling mantika, pwede na nating ilagay ang ating mga sibuyas. At pagkatapos nyan ay atin lang igisa ng igisa ulit. Kung mapapansin nyo guys ay marami akong nilagay na sibuyas kasi isa rin yan sa magpapasarap sa ating pinapaitan. Nung nag-brown na silang lahat ay atin lang ilagay ang ating mga nilagang baka. Baka nga pala ang ginamit ko dito at wala akong nabiling laman na loob. Pero okay lang yan, baka na may taba-taba ang aking binili. At nilaga ko na pala siya para maging malambot na. Wala kasi akong mabiling lamang loob ng baka dito, kaya laman ng baka na lang ang aking binili na may kasamang taba-taba. Igisa lang natin yung baka na may taba-taba para mawala ang lansa. Mas mawawala kasi ang lansa pag igigisa natin yung baka kasama ng may taba-taba o ng lamang loob. At pagkatapos nyan ay lagyan natin ng paminta. Maraming paminta ang nilalagay ko guys kasi paminta lover ako. Ewan ko lang sa inyo kung gusto niyo ng maraming paminta. At patis din ang ginagamit ko para mas malasa ang niluluto ko. Pero ewan ko sa inyo kung gusto niyo gumamit ng patis o gusto niyo gumamit ng asin. Pagkatapos nyan ay haluin lang natin, paghalu-haluin natin at igisa natin ng igisa kahit na nakalagay ng ating patis at ang ating paminta. Isa sa mga sikreto ang pampawala ng lansa ay ang pag-isa ng ating baka. At kung makikita nyo ay nagmamantika na siya ng sarili. Sunod na nga nating ilagay ang ating siling haba. Nilagyan ko siya ng siling haba na napakarami kasi para medyo umanghang siya ng konti kahit hindi naman ganun kaanghang ang siling haba. At syempre, ginisa ko na naman siya at hindi ko pa nilalagyan ng tubig. Hinalo ko muna siya ng hinalo at ginisa ng ginisa. At ito na ang pinakahihintay nyo, lalagyan na natin siya ng tubig. Hindi nga pala tubig ang nilagay ko dyan, kundi ang pinaghugasan ng bigas. Mas masarap kasi ang lasa kapag pinaghugasan ng bigas ang gagawin nating sabaw sa ating pinapaitan. Pwede namang iset aside mo yung pangalawang hugas ng bigas mo para yun ang gagamitin nating pang sabaw. Kahit walang lamang loob ay pwedeng mapasarap ang pinapaitan basta may laman ng baka at may taba-taba. Pero mas masarap pag may lamang loob, wala lang kasi akong mahanap dito. Takpan muna natin hanggang sa kumulo ang ating pinapaitan. At pag kumulo na siya ay pwede na nating ilagay ang ating mga iba pang ingredients. Nilagyan ko nga pala ito ng magic sarap para dagdag pampalasa sa ating pinapaitan. Hayaan lang natin na matunaw ang ating magic sarap sa ating sabaw at hayaan nating matunaw ang ating magic sarap sa ating sabaw at hayaan natin siyang kumukulo-kulo ng konti. Naglagay ako ng lemon para pandagdag asim at pampapait ng konti. At sinunod ko na ang sili para naman maging maanghang ang ating pinapaitan. Syempre, hinalo ko na naman siya ulit at pagkatapos niyan ay akin nang sinunod ang mga onion rings. Oo, onion rings kasi napakaraming onion rings ang aking nilagay. Isa rin yan sa pampasarap at pampalasa, pampabango ng ating sinabawang pinapaitan. Ihalo lang natin siya ng konti at hayaan natin siyang kumukulo-kulo pa rin. Naaamoy ko na at napakabango ng ating pinapaitan at ngayon pa lang ay nagugutom na ako. Pero hindi pa tapos ang ating mga ingredients dahil ngayon ay akin namang lalagyan ng isa sa mga sikreto na magpapasarap sa ating pinapaitan ay ang pinapaitan mix. Walang pampapait na makikita dito sa ibang bansa gaya ng ginagamit natin sa Pilipinas, kaya pinapaitan mix na lang ang aming ginagamit.
Pero ayos na yan, basta lasang pinapaitan ang ating niluluto at masarap sa ating panlasa. Ihalo lang natin ng ihalo hanggang sa matunaw ang ating pinapaitan mix powder para naman mas masarap ang kinalabasan. Baka mamaya ay may buo-buo pa dyan. Kung makikita nyo ay nag-iba na nga talaga ang kanyang kulay at sa ngayon ay akin naman siyang lalagyan ng sinigang mix para medyo umasim ng konti. Isa rin kasi yan sa pampaasim na pwede nating ilagay o depende sa inyo kung anong pampaasim ang gusto nyong ilagay gaya ng kalamansi. And for the last time is ihalo pa rin natin siya ng ihalo para naman lahat ng powder na nandoon ay matunaw. So ito na nga at tapos na ang ating pinapaitan na ulam at ako ay gutom na. Masarap siyang isabay sa mainit na kanin at syempre lagyan mo ng maraming sabaw ang iyong pinggan. Mapaparami na naman ang kain ng kanin at siguradong sira na naman ang diet. So paano, hanggang dito na lang at ako ay kakain na. Bye! Just like TV!